Bago natin simula ng kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong Warrior members ko na sina Baby Pusit, Shirley Pingoy, at sa kapatid kong horror narrator din na si Jasper Raid Stories. Subscribe kayo dyan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga kaibigan ng papa ko, na si Tito Rodel. Taong 1996, may paho, Caloocan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naghihintay si Tito Rodel ng pag-alis niya papunta ng Amerika. Kinuha kasi siya ng nanay niya para doon magtrabaho. Habang naghihintay siya, literal na lasinggero itong si Tito Rodel. Bawat kanto ng Caloocan dinadayuhan niya kapag merong inuman. Ang masakit pa nito, kapag lasing na siya, sobrang galante. Pabili dito, pabili dyan, sustentado ng nanay. Pero sa kabila ng pagiging galante ni Tito Rodel, matabil ang bunganga niya. Masakit magsalita. Yun bang, porket ganun siya kagalante, pakiramdam niya, nabili ka na niya. May mga ganyan eh, yung konting libre lang, akala nila pagmamayari ka na nila. Sa dinami-dami ng mga pinagdadayuhang inuman nito ni Tito Rodel, ang pinakapaborito niyang puntahan ay yung sa may paho. Bukod kasi sa masarap yung hinahaing pulutan doon, meron siyang crush na babae doon. Anak nung kainuman niya na si Stella. Kaya kapag nandoon itong si Tito Rodel, aba, sobrang galante. Halos lahat ng dala niyang pera doon niya inuubos. Ang hindi niya alam, itong si Stella, meron ng kasintahan. Nung una hindi pa talaga alam ni Tito Rodel yun. Pero sa obserbasyon niya, pansin niya na palaging may katabing binata si Stella. Ano ba yun? Kapatid niya ba? Hindi naman siya pwedeng magtanong kasi pagdududahan siya ng mga nakatira doon eh. Kasagsaga ng inuman nila sa bahay nila Stella, naisip ni Tito Rodel na ayain yung lalaking kausap ni Stella. Ang sabi niya, "Boy, lika nga, inom ka, kanina ka pa dyan eh, lika rito tagay." Napalingon yung tatay ni Stella kay Tito Rodel. Tapos ang sabi nito sa kanya, "Nako, hindi umiinom yan. Kita mo nga ang payat oh. Hindi ko nga alam kung anong nagustuhan ng anak ko dyan eh." Boom! Doon nalaman ni Tito Rodel na kasintahan pala yun ni Stella. Medyo nag-init yung tenga niya sa narinig niya. E paano? Patay na patay siya kay Stella eh. Tapos malalaman niyang may jowa. Ang nangyari tuloy, gada shot nitong si Tito Rodel. Napakasama ng titig niya doon sa lalaki. Parang gusto niyang lamunin ang buo. Kakatitig niya. Napansin na ng tatay ni Stella yung ginagawa niya. Ang tanong nito sa kanya, "Del, kursunada mo ba yung syota ng anak ko? Banas din ako dyan eh. Yabang ng asta." Nung narinig ni Tito Rodel yan, natuwa siya. Kasi sa tono ng pananalita ng tatay ni Stella, parang may gagawin din itong hindi maganda. Sagot ni Tito Rodel sa kanya, "Opre, ang sama ng titig sa akin kanina pa eh. Kursunada yata ako." Nagplano itong dalawa na upakan yung binata. Pero
Yan ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa ni Tito Rodel sa buhay niya. Ilang oras ang lumipas. Lasing na itong si Tito Rodel. Tapos yung binata naman, nagpaalam na sa tatay ni Stella na uuwi na. Eh bagsak na yung tatay ni Stella eh. Nakayuko na. Hindi na niya alam yung mga nangyayari. Paglabas sa pintuan ng binata, sinundan niyo ni Tito Rodel. Eh masikip yung daanan doon gawa ng sa looban sila nakatire. Pagliko nito sa unang kanto, walang sabi-sabi. Inumpog ni Tito Rodel yung ulo nun sa dingding. Tapos walang tigil niya itong pinagsasasapak sa tiyan. Yung binata gustong pumalag. Kaso lang, naunahan na siya eh. Nahilo na. Puro kalmot, hila ng damit, salag. Ganyan lang yung ginagawa ng binata. Eh si Tito Rodel, todo gulpi talaga. Buti na lang, nakita sila nung tanod. Tapos inawat sila. Matapos yan, dinala silang dalawa sa barangay. Ang daming tanong kay Tito Rodel pero hindi niya sinasagot. Tulala lang siya. Samantalang yung binata naman, iyak ng iyak kasi hindi naman niya alam yung kasalanan niya eh. Hanggang sa dumating yung nanay ng binata. Ayon kay Tito Rodel, napakatanda na nun. Yung tipong parang kahoy na yung balat dahil sa sobrang katandaan. Mga tipong 80 years old pataas. Ganun yung tansya niya. Tapos may nag-aalalay dito na batang babae. Iyak ng iyak yung matanda. Awang-awa siya dun sa binata. Hanggang sa merong ibinulong yung binata sa kanya. Tapos tumigil ito sa pag-iyak. At dahang-dahang lumingon kay Tito Rodel. Tinititigan siya nun mula ulo hanggang paa. Paulit-ulit. Tapos habang nakatitig sa kanya, panay ang buka ng bibig. Hindi niya alam kung nanginginig lang ba yun dahil sa pag-iyak o meron pang ibang dahilan. Hindi pa rin pinapansin ni Tito Rodel. Ang sabi lang niya sa barangay, areglohin na lang. Magkano ba? Yun agad ang tanong niya. Pero, hindi nagpa-areglo yung pamilya. Bagkus eh, umuwi na lang ang mga ito nang wala man lang sinampang kahit na anong reklamo. Dire-diretso lang sila sa paglabas ng barangay habang lumilingon-lingon kay Tito Rodel. Ang sabi ng mga tauhan ng barangay sa kanya, oh, wala namang nagreklamo. Umalis na. Mag-iwan ka na lang ng panginom namin dito. Papauwiin ka na namin. Nag-abot ng pera itong si Tito Rodel. Tapos umuwi na siya. Tuwang-tuwa pa si Tito Rodel sa ginawa niya. Ang sabi pa niya sa sarili niya, hindi na yon babalik kila Estela. Madadala na yon. Tama nga naman siya. Hindi na niya muli pang nakita yon. Makalipas ang 3 linggo, hindi na nakapagpigil pa si Tito Rodel. Nagtanong na siya sa tatay ni Stella kung nasaan na yung syota ng anak niya. Sagot sa kanya nung tatay, ang sabi ni Stella, matagal nang umalis. Nasa Cebu na. Natuwa naman si Tito Rodel. Wala na siyang kaagaw kay Stella eh. Lumipas ang buong gabi na yun na ang saya-saya niya. Makalipas ang 3 araw mula nung nagtanong siya sa tatay ni Stella, ayan na. Dito na unti-unting lumabas yung mga sintomas ng kulam sa kanya. Nagsimula yun sa pangangati ng kanang tenga niya. Nung una hindi niya pinapansin, baka kagat lang ng lamok. Kasi maliliit lang yun na butlig-butlig. Kaso lang,
Sa pagdaan ng mga araw, pansin niya sa kanang tenga niya yung mga butlig na maliliit ngayon, unti-unti nang lumalaki, tapos nagtutubig na rin. Medyo nabahala na siya sa sitwasyon niya. Agad-agad nagpakonsulta siya sa eksperto para patingnan yung tenga niya. May mga binigay ito sa kanyang pamahid. Ang sabi, baka na impeksyon lang yun. Unang gabi ng pagpapahid niya ng gamot dito, medyo na-relax siya kasi may halong menthol yung gamot. Ilang minuto ang lumipas. Pakiramdam niya, parang sinusunog na yung buong tenga niya dahil sa sobrang hapde. Tapos kapag binabasa niya ng tubig yung tenga niya, mas lalo itong sumasakit. Para siyang batang gulong ng gulong sa lapag ng bahay nila dahil sa iniinda niya. Nag-aalala na yung mga tiyahe niya sa kanya kasi sigaw siya ng sigaw eh. Wala naman silang magawa para tulungan siya. Maya-maya pa, unti-unti ding humupa yung sakit na nararamdaman niya. Tapos bumalik siya kaagad doon sa doktor na pinagpa-checkupan niya. Ang sabi, baka nairita yung tenga niya. Kaya pinatigil kaagad yung pangpahid. Ang nireseta sa kanya, mga iinumin na lang na gamot. Akala niya sa tenga lang siya may tama. Nung ding araw na yon, pag-uwi niya ng bahay, tapos pag-inom niya nung nireseta sa kanyang gamot, nakaramdam naman siya ng gaspang ng lalamunan niya. Yung tuyong-tuyo yung lalamunan. Kahit anong inom niya ng tubig, magaspang pa rin. Tapos yung gamot na ininom niya, napakasakit sa lalamunan. Para itong alambre na dahan-dahang bumabaon sa lalamunan niya, papasok hanggang sa kanyang dibdib. Kaya ang nangyari, nahihirapan na rin siyang huminga. Hindi na alam na mga tiyahe niya yung gagawin sa kanya. Kaya isinugod siya ng mga ito sa ospital. Tapos hindi na alam ni Tito Rodel yung mga nangyari. Akala niya nga patay na siya. Nagising na lang itong si Tito Rodel. Nasa ospital na siya. Wala namang kakaiba sa pakiramdam niya. Tsaka wala ring nakitang sakit yung mga doktor. Kaya ang sabi niya sa mga tiyahe niya, ayos na siya. Pwede na silang umuwi. Ayaw na ayaw kasi ni Tito Rodel yung amoy ng ospital eh. Takot siya dun, tsaka meron siyang trauma. Agad-agad umuwi sila ng bahay nun. Dalawang araw matapos yung insidente, wala na. Hindi na maganda yung itsura ng kanang tenga niya. Hindi na rin siya makalabas. Gawa ng yung mga butlig na nandoon dati sa tenga niya, napalitan ng malalaking sugat na nabubulok. Tapos maraming nana. Parang galis na hindi maintindihan. Tapos napakabaho. Hindi na siya makalabas ng bahay gawa ng ang pangit talaga tingnan nung kanang tenga niya. E kalbo pa naman siya. Kitang-kita yun. Tapos tuwing bababa siya ng hagdanan, nakahawak siya sa tenga niya. Kasi nararamdaman niya, gada hakbang niya sa hagdanan pababa, mahuhulog yung tenga niya. Bukod pa sa iniinda niya na yon, yung lalamunan niya, ayaw nang tumanggap ng pagkain. Kahit anong klase ng pagkain ang ihain sa kanya, ang amoy at panlasa niya dito, bulok na laman. Ang tanging nakakain na lang niya, puro prutas at gulay na lang. Tapos piling prutas at gulay pa yon. Hindi lahat pwede. Yung tubig niya, konti-konti na lang din. Kasi nga, para siyang sinasakal kapag umiinom siya.
sa tinagal-tagal ng mga nararamdaman niya. Naisipan ng isang tiyahe niya na kumonsulta na sa manggagamot. Kasi talagang hindi na normal yung nararamdaman niya. Nakailang doktor na rin sila, pero wala pa rin. Tapos itong si Tito Rodel, kung ano-ano na yung nakikita. Tapos kung ano-ano na din yung naririnig niya. Para na siyang baliw. Hindi na rin siya naliligo. Ganun na katindi yung epekto nun sa utak niya. Kaya ayun, naghanap sila ng manggagamot. At dito na nila nakilala si Ka Andres. Isa ito sa mga maestro ni Tito Jerry. Pumunta ito sa bahay nila para tingnan siya. Ang sabi ni Ka Andres sa kanya, mahihirapan na siyang hulihin yung mangkukulam na gumawa nun. Gawa ng napakatagal na nun sa katawan niya, tapos halong kulam at barang yung ginawa sa kanya. Nag-iwan na lang ito ng mga insektong binubulungan niya para patuloy na kainin yung laman loob niya. Mapipigilan ni Ka Andres yun, pero babalik at babalik din. Dapat mapatay niya yung mangkukulam na may gawa nun. Kaso lang, mahihirapan na nga siyang hulihin. Nagbigay na lang ng mga ilang panluna si Ka Andres sa kanya. Tapos ginamot siya nito. May mga binigay ding gagawin sa kanya si Ka Andres para kahit papaano maibsan yung sakit na nararamdaman niya. Ayon kay Ka Andres, malabo nang gumaling yung binigay na sakit sa kanya. Pero kung araw-araw niyang gagawin yung mga payo ni Ka Andres, kahit papaano, mawawala yung sakit nun. Lumipas ang ilang mga buwan. Sinunod niya lahat ng payo ni Ka Andres. Naging maayos naman yung buhay niya. Masakit pa rin yung tenga niya tsaka lalamunan. Pero kaya na niyang tiisin yun. Hanggang sa dumating na yung araw na pupunta na siya ng Amerika. Kwento ni Tito Rodel. Habang nasa eroplano siya, tuwing kakamot siya sa tenga niya, may mga nalalaglag na kulay puti. Parang balakubak yun. Hindi niya pinapansin. Kapag makate, kakamuti niya lang. Nung makarating siya sa Amerika, kinapakapa niya yung tenga niya. Kasi nawala sa isip niya na may sugat siya eh. Excited kasi siyang makita yung nanay niya. Paghawak niya dito, gulat na gulat siya, gawa nang bumalik na ito sa dati. Naghanap kaagad siya ng salamin para tingnan yon. Wala na. Ni isang bakas ng sugat. Wala. Tapos uminom siya ng tubig. Pinakiramdaman niya yung lalamunan niya. Wala na rin. Normal na. Ang sabi ni Tito Rodel sa sarili niya, anong nangyari? Bakit nawala? Medyo palaisipan kay Tito Rodel yung nangyaring milagro sa kanya. Maaring nagamot ito ni Ka Andres? O tuluyan ang nalusaw yung binigay sa kanyang sumpa nung mangkukulam nung siya ay nagtawid dagat? Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo, hindi ko lang isang beses narinig yung tawid dagat na yan. Parang mga apat na beses na rin. Yung dalawa doon kay Tito Jerry na pasyente. Yung isa naman kay Tito Onyet. Mga nagtatrabaho sa Saudi ang mga yan. Tapos pareho rin ang kaso ng kay Tito Rodel. Nakulam sila dito sa Pinas. Tapos paglipat nila ng bansa, yun nga, pagtawid nila ng dagat, nawala yung sakit nila. Siguro, pwede rin eh, no? Yung tatawid ka ng dagat, tapos lahat ng sumpa o sakit na binigay sa'yo ng nasa kaliwa, mawawala. O pwede rin namang nagkataon lang. O pwede rin
namatay yung gumagawa nun sa kanila. Marami tayong pwedeng tingnang anggulo eh. Pero ang nakakapagtaka, bakit pare-pareho sila ng kwento? Diba? Pero teka lang, baka ikumpara ninyo eh. Ibang kaso naman yung nasa ibang bansa ka na tapos padadalhan ka ng sakit galing sa palipadhangin. Sobrang iba naman yan. Kaya huwag niyong ikukumpara. Yun talaga, papasok sa inyo yung sakit na yun. Kasi rekta rin yun eh. Kunyari meron kayong picture, damit o kung anumang mahalagang gamit sa inyo. Tapos binigay sa mangkukulam, mambabarang o aswang. Tapos magpapalipadhangin ng sakit sa inyo. Eh, sa pool talaga kayo dun. At saka nga pala, alam nyo si Stella, napangasawa yan ni Tito Rodel. Shout out kay Tito Rodel. Tito, baka naman, corn dip lang. Pero kayo, anong komento ninyo sa kwentong ito? Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.